mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Tonyo, huwag na lamang kaya akong bumunta ng reunion namin. Kita mo naman ang buhay natin. Magugulat ang mga kaklase ko dahil naghirap ako ng gusto. Samantalang noong araw ay kabi-kabi lang negosyo ang pagmamay-ari nila mama at papa. Malungkot na saan ni Raquel sa asawa. Lab, kahit naman naghirap kayo ay nanatili kang mabuting tao. Isa pa'y wala tayong inagrabyadong tao. Wala tayong utang. Higit sa lahat, napagtapos natin ang pag-aaral ng tatlo nating mga anak at maayos na ang mga buhay nila sa abroad. Kung tutuusin, ay mapalad na rin tayo. Wika ng asawa. Tila hindi naman kontento sa sinabi ng asawa si Raquel. Sanay kasi itong makisalamuha sa mga anak ng milyonaryo at kilalang mga personalidad. Nag-aral ito sa isang international school. Katunayan niya ay karamihan ng kanyang mga kabatch ay anak ng mga politiko. Raquel, tanggapin mo na kasi ang alok ko sa iyo. Isang gabi lamang naman ang ating reunion. Sigurado akong lahat ng dadalo doon ay may mga ikinukubli rin mga suliranin sa buhay. Wala naman perpektong nilalang. Huwag ka na masyadong mabahala. Wika ng matalik nitong kaibigan na si Emmy. Nice kasi nitong huwag na lamang ipaalam na nalugi ang lahat ng negosyong naiwan sa kanya ng yumaong mga magulang. Pahiramin daw siya nito na mag-arang sasakyan at mamahaling damit, bag, sapatos at mga alahas. Ayon naman ni Raquel sa ideyang ito sa takot na baka mawala niya ang isa sa mga mamahaling gamit na ipapahiram sa kanya ng mabuting kaibigan. Maya-maya ay nag-ring ang kanilang telepono. Mare, si Carlita ito, isa ka sa mga magsasalita bilang matagumpay na alumni ng eskwela natin. Maganda ka ng speech ha? Tila nagmamadali ang kanyang dating ka-eskwela at binaba ka agad ang telepono. Dumobli naman ang pag-aalala ni Raquel. Ilang oras din itong tulala na makapag-isip ay nagpa siya itong sanggaban na ang inaalok na tulong ni Emmy. Tama ka, tutalay isang gabi lamang naman iyon. Sumapit ang pinakaihintay na gabi ng lahat. Napanga si Raquel sa dami na nakadikit na mga diamante sa alahas na bitbit na matalik na kaibigang si Emmy. Panginoon ko, nakakatakot namang isuot ang mga ito. Napukaw ang atensyon ni Raquel ng isang magarang gintong porcelas na may mga diamanteng pinormang hugis puso. Napakaganda! Kinikilabutan ako sa ganda! Pinapangarap ko talagang magkaroon ng ganito. Magkano bang halaga nito? Tanong niya. Natatawa na lamang si Emmy sa itsura ng kaibigan. Huwag ka mag-alala. 10 million lang yan. Huwag ka kasi mag-focus sa halaga ng mga bagay-bagay. Subukan mo mag-relax, Raquel. Inhale, exhale. Enjoy mo lamang ang gabing ito. Anito. Wow! Hindi talaga naluluma ang paghanga ko sa'yo, love. Napakaganda mo. Sambit ni Tonyo. Sa asawang nakapostura na nakala may isang milyonarya. Tila wala nga talagang kupas ang kagandahan nito. Nagsimula na ang kasiyahan at naisagawa ni Raquel at Emmy ang kanilang plano. Hangang-hanga ang kanilang mga kaklase sa dalawa. Walang kupas, talagang hanggang ngayon ay lumulot ang kagandahan ninyong dalawang mag-BFF saad ng dating kaklaseng si Homer. Napakagwapo pa rin nito at balibalitan sadyang naging matagumpay ito sa buhay. May malaki raw itong jewelry shop sa Makati at bukod doon ay may tatlong branch daw iyon ng isang sikat na fast food chain. Hindi ka ba nanghihinayang na binested mo si Homer nung araw? Ha, Raquel? Diyos mio, napakagwapo pa rin. May asim pa. Pabulong na saad ni Emmy na namimilipit pa sa kilig habang sinisiko siya. Huy, ang tanda na natin. Kulubot na ang leeg nating dalaway, kumikiringking ka pa. Nagpaluan pa ang dalawa at nagkilitian ang palihim. Tawa naman sila ng tawa. Sa kabila ng kasiyahan ay hindi na malaya ni Raquel na nalaglag pala ang suot nitong porcelas. Maya-maya tinawag na ang pangalan ni Raquel upang magsalita sa entablado. At agad naman itong tumayo. Good evening everyone.
I am so grateful and honored to be one of your speakers tonight. It is really nice to see you all again. After such a long time, I believe that success does not quantify all the material things and money that we have. Success qualifies our happiness in life. I just want all of you to know that I am so happy with everyone that I have in my life right now. Things can be replaced, but you cannot replace people. That's why, ladies and gentlemen, please let's all value people, friendship, love, family, and relationships over material things and money. Thank you until we all meet again. Nagtayuan ang lahat sa bigating speech ni Raquel. Napakahusay mo pa rin talaga mag-English, Raquel. Walang maniniwalang hindi ka na mayaman ngayon. Ang galing natin. Natawa na lamang si Raquel sa sinabi ng kaibigan. Masayang nagiwahiwalay ang mga dating magkakamag-aral. Umuwi si Raquel na abot tenga ang ngiti sa mga labi. Ngunit napalitan ng pangamba ang kanyang kasiyahan na makitang wala na ang Porcelas sa kanyang mga bisig. Agad siyang lumabas ng bahay at pumarada na ng taksi. Takang-taka naman si Tonyo sa inasta ng asawa. Halos magkandakuba na kahanap si Raquel, ngunit hindi nito matagpuan ang Porcelas sa tadtad ng diamante sa pinagdausan ng kanilang reunion. Maging mga waiters doon ay tumulong na sa paghahanap. Panginoon ko, anong gagawin ko? Umuwing lugmok na lugmok si Raquel at pinagtapat na lamang sa asawa ang nangyari. Tawagan mo na ngayon si Emmy upang maipagtapat mo ang nangyari. Hindi mo naman yung sinasadya. Tiyak na maintindihan ka niya. Payo ni Tonyo sa asawa. Hindi maaari. Si Emmy na lamang kaisa-isang taong na pagkakatiwalaan ko bukod sa iyo at sa mga anak natin. Gagawa ako ng paraan para makabili ng kapareho nito. Biglang pumasok sa isip ni Raquel ang dating maniligawan si Homer na nagmamay-ari ng isang sikat na jewelry shop. Hindi na nagawang matulog pa ni Raquel. Hindi pa nagbubukas ang jewelry shop ni Homer ay nakatambay na ito sa labas at naghihintay sa pagbubukas ng shop. Nang sumapit ang alas 10 ng umagay, nakita na niya ang dating kamag-aral na bumababa mula sa mag-aaral nitong sasakyan. Homer, kailangan ko ng tulong mo. Ipinagtapat niya dito ang lahat. Pinayuan siya ni Homer na ipagtapat na lamang sa kaibigan ang nangyari. Ngunit nagmatigas si Raquel at umiral ang kanyang pride. Habang iniisa-isa ang mga nakadisplay na alahas sa istante, ay napansin niya ang isang Porcelas na kamukhang kamuka ng kay Emmy. Kanina patawag ng tawag sa cellphone ng kaibigan si Emmy. Malamang ay tatanungan nito kung maaari na ba niyang daanan ang mga pinahiram na gamit. Hindi sinasagot ni Raquel ang tawag nito. Homer, bakit kamukhang kamukha nang nawawala kong Porcelas ang nakadisplay sa istante mo? Hindi kaya'y napulot mo iyon at ibebenta mo dito? Natatawa-tawa pa si Homer habang inilabas ang isang kahadiyero. Pagbukas ito'y may 10 pirasong Porcelas na ganoon din ang disenyo at style. Hindi mo ba kilalang designer niyang Porcelas na iyan? Sikat yan sa buong mundo, kaya't natural lamang na marami kang makikitang ganyang disenyo. Ang dami na nga ding peke niyan sa Divisoria. Paliwanag ng dating manliligaw. Homer, makikiusap sana ako sa iyo. Pwede bang utangin ko muna ang isa sa mga yan para hindi ako mapaya kay Emmy? Abay, hindi ako papayagan ng misis ko. Kailangan mo mag-down payment kahit 1,000,000. Ang bintahan talaga nito ay 10,000,000. Pero kahit 5,000,000 na lamang ang ibayad mo, saad ni Homer. Nanlaki ang mga mata ni Raquel. Saang kamay ng Diyos niya kukunin ang ganong kalaking halaga? Umuwing luwaan si Raquel at agad niyang tinawagan ang mga anak na nanirahan sa ibang bansa. Nagkunwari na lamang siyang gagamitin ni Emmy ang pera sa negosyo at ibabalik ito pagkatapos ng 3 buwan. Ma, siguraduhin lang niyo sana ni Tita Emmy na mapapalago niyo itong life savings namin. Ibinenta pa namin ang sakya namin para dyan. Saad ng panganin nitong si Ryan na isa ng chef sa Canada. Sige ma, sakto naman na nag-loan ako sa opisina. Basta't ibalik mo kaagad iyan dahil pambili namin ng bahay iyan. Baka magalit ang asawa ko kapag hindi mo na ibalik agad iyan. Wika ni Glenn, ang pangalawang anak niyang isang accountant sa Singapore. Okay ma, para sa masteral ko iyan. Gusto ko kasi magturo sa kuliyo dito sa Qatar. Kaya't nag-ipon talaga ako para sa darating na pasukan. Mag-working student ako. Ika ni Lucy, ang bunso nilang anak na babae. Pagkatapos humingi ng tulong sa mga anak, ay sinanglapan ito ang bayat lupa
upang makalikom ng eksaktong 5 milyon. Agad niyang kinuha ang porcelas kay Homer at isinauli ito kay Emmy, kasabay na ibang mga gamit na pinairam nito. Diyos ko, may relasyon na ba kayo ni Homer? Mula na magkita ulit kayo sa reunion ay hindi mo na sinagot ang mga tawag ko. Inis na sambit ni Emmy sa kaibigan, tila na nga asar pa ito. Agad namang iniabot ni Raquel ang mga alahas ni Emmy. Ingatan mo mga iyan, Emmy, kung alam mo lang. Nangihinang saad niya dito. Lumipas ang 5 taon, itinakwil si Raquel ng kanyang mga anak sapagkat hindi ito nakatupad sa pangakong ibabalik ang pera matapos ang 3 buwan. Labis sa dumalas ng matinding depresyon si Tonyo dahil narimata na ang bahay na kanilang tinitirahan. Wala na ito sa katinuan. Hirap na silang lalo sa buhay sapagkat hindi na kumakayod si Tonyo at hindi na rin makapagtrabaho si Raquel dahil kailangan niyang alagaan ang asawang tila bumalik sa pagkabata ang pag-iisip. Nang makatulog si Tonyo ay nagpa siya si Raquel na tumambay muna sa park at mag-isip-isip. Nagulat siya nang makita si Emmy doon. Diyos ko, Raquel, anong nangyari sa iyo? Ang laki ng itinanda mo. At saka bakit hindi ka na nagre-reply sa mga text ko at kinakansel mo ang mga tawag ko? Sana kayo nakatira? Anong nangyari sa iyo? Nag-aalala lang saad ni Emmy. Sa totoo lang ay dahil sa iyo, kaya't nangyari sa akin ng lahat ng ito. Wika ni Raquel habang nakayuko. Ako? May nagawa ba akong mali sa iyo? Wala, pero ako meron. At ipinagtapad niya dito ang tungkol sa proseras na matalik na kaibigan. Nagulat siya sa naging reaksyon nito. Napatakip ito ng bibig. Raquel, huwag kang mabibigla. Sana'y nagsabi ka na lamang talaga ng totoo. Diyos ko, ang mga alas kong iyon ay peke lamang galing sa Divisoria. 10 piso lamang ang bili ko sa proseras na iyon. Sa pagkakaalala ko'y ipinamigay ko ng isang proseras na iyon sa isa sa mga babaeng nanghihingi ng tulong sapagkat sila daw ay nasunugan. Diyos ko, Lord Raquel. Niyakap nitong maigpit ang kaibigan habang tumutulo na ang kanyang mga luha sa awa dito. At bigla na lamang nawala ng malay si Raquel matapos marinig ang revelasyon ni Emmy. Minsan talaga sa buhay ay hindi naman natin kailangan makipagsabayan sa kung anong meron ng kapwa natin. Matuto lang tayo maging totoo sa sarili natin. At tiyak, sa huli ay hindi natin pagsisihan ang lahat ng ating ginawa. Kayo, anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon at kung anong aral pong natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tomoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.